Hello! Maganda ba ako? At ngayon naman, meron tayong special guest. Special to, parang mamono dating. Ganyan, special na mamono. Eh, si Mada. Pampangkin. Yan ang tawag ko sa kanya. Walang iba kundi si Meryl Soriano. Ayan. Oh my God, guys! Maganda ba ako? Oh my, I feel so honored naman to be a guest here sa official Marcel Soriano channel. Charot! Okay, ito naman ang portion natin ngayon. Questions we've never asked to each other. Yeah. Totoo ba to? Ready ka na ba? Mamaluha. May tissue ba tayo dyan? Meron tissue dito. Ako muna magtatanong, sige, ha? Sige, oh my God. Sige. Anong feeling mo nung naging first time mom ka? Actually, yung first time kay Ila, hindi ako ready. I was in a lot of, you know... Stress, and at the same time, transition. So, I think it took me 4 months before I was really happy. Kasi when I found out I was pregnant, that was the time na maghihiwalay na kami ni BJ. So, parang mga 2 to 3 months ako noon nung nag-separate ways kami. Kaya, tapos kakatapos ko lang ng process nung parang sobriety ko, kasi kakastop ko lang mag-drugs, tapos kaka-find out ko lang na meron akong bipolar. Kaya mo ba life, di ba? Kaya ba life? So, it was a slow process for me. So, nagpunta muna ako sa dagat, kay mga ocean, and then, nung nakita ko yung ultrasound ko ng 4 months na boy, tapos syempre, pag nakita mo yung heartbeat, yung mga ganon, dun na. Nag-start na ako. Doon na nag-sink in. Doon na nag-sink in na I'm a mom. So, doon ako naging masaya. Masaya ako nung kasi kauwi na ako sa bahay. Uh-oh. Wala na akong ginawa. Di matulog. Tumawag with my friends, sa family. Nakipagbati na ako kay mama. Yun na. Back to reality na ako sa life natin. Tama. So, doon ako naging... At first, of course, confusing and at the same time. Pero nung talagang nakita ko na ready na ako, happiness. But it was difficult kasi syempre single parent. Buti na lang talaga I have a good support system. Nandyan kayong lahat. So tita, it's been a long time. It's been a while. Ano naman ang pakiramdam mo ngayon na babalik ka na ulit sa ating platform na television? Oo, excited ako. Excited na excited. Kasi syempre, ang tagal din nating nawala, di ba? Yung sa ano? Sa ngalan ng ano ng television. Pero andyan naman, kahit pa paano, nakikita pa rin naman tayo sa YouTube, nakikita naman tayo sa TV or sa ano? Sa chismis. Ayun, sa chismis. Sa portal, mga Instagram, mga TikTok, nakikita naman tayo dyan. Excited ako. Kasi, di ba, it's been a while. Oo, it's been a while. Parang gusto mo, parang ready ka na ulit umarte. Tama. Yun ang syempre, alam mo yung sumisigaw ang puso mo na, oh, game na, Mary. Ano ba? Amen. Yung ganon. Game na. Ganon. Miss na nga kitang kasama eh. Oh, kaya nga eh. Di ba? I miss ko mag-sitcom actually. 13 years later, anong feeling mo na dumating na si Guido sa life mo? Ito talagang sobrang excited. Aww. Sobra talaga. Siyempre, kasama ko si Joanne. Nagmamahalan kayo. Ready kayong mag-conceive. Ready kayong magkaroon ng baby. Sa ngalan ng pag-ibig. Oo, yung pag-ibig na yan. At saka yung edad natin. Yung, alam mo yung ready na ako mag-settle down, magkaroon ng pamilya. And masayang-masaya ako kasi, you know, it's act of love and tamang time. Tapos yung love story namin ni Joel. Oo, nakakatawa, no? Oo, kalain mo. Hashtag akalain mo. Pero, ano siya, it's exciting. And at the same time, actually, isang pinaka-heartwarming is that si Joel, inalagaan si Eli, no? Oo. Diba? Tapos, syempre, meron na silang relationship. And at the same time, ngayon, diba? Oo. Wala akong masabi about it kasi talagang everybody's excited. Ikaw, excited ka mag-mobby to again. Mami ko na naman ako. At tagal mo baby sa family natin, di ba? So, nung nagkaroon ng baby, ang laki na ni Eli ngayon eh. Mas matangkad pa nga sa akin. Ano ba yan? Nakatingala ako. Mas matangkad? Oo. Grabe, 15 pa lang. Parang, hello? Oo. Anak, lalaki ka pa. Oo. Pero yan, nasaya ako. Talagang, it's a blessing, a gift, and kung kaya ko pa nga, isa pa sana, pero parang hindi na kaya. Bugbog sarado ko kay Guido eh. Parang, oo nga eh. Nakita ko ngayon. Gusto ko pa, gusto pa namin, pero parang,
Pero realistic parang, ba? Bartagol na bartagol si Gido eh, di ba? Pwede pa ako ni. Ano ang isang chismis sa'yo na talagang naapektuhan? Alam mo, ano hindi naman kasi ako nanonood ever since. Yeah, at hindi rin ako nagbabasa. Kahit wala pa yung mga ano ngayon, yung social media. Yes, yes. Di ba? Ngayon na lang ako pumasok dito sa YouTube. Yan, yung ganyan, mag-vlog. Oh, pero hindi ako nagbabasa ng dyaryo, hindi ako nagbabasa ng mga tabloid, hindi ako. Kasi hindi ko nga gustong maapektuhan ako. Tama. Mahirap maapektuhan sa ganyan eh. Kaya minsan, akala mo, yung kaharap mo, okay, nung pala yung pala may nagsulat sa'yo nang hindi maganda. O pero maganda pa rin pakita ko. Yung parang ganon, o di walang mangyayaring pangit, o di kaya yung di ka nais-nais. Kasi wala kang reaction eh. Maganda pa rin ang ano mo. Okay lang. Wala silang masasabi. Kailan ka huling umiyak? Kagabi, Spider-Man na nun. Naiyak ako. Alam mo, iiyak ako sa mali. Ako, grabe ako. Grabe ako umiyak sa mga pelikula, etc. Pero, ang isang memorable na iyak ko recently ay pagbabalik ko sa TV din. Na-miss ko talaga. Totoo. Nakakamiss talaga umarte pa nagpahinga ka. Siyempre, ito totoo. Talaga tayo eh. Yun yung pinaka-masayang part ng pagiging artist mo. Yun yung pinaka-creative mo. Ang saya nung iyak ko noon, kahit na talagang nangangatog kami sa lamig ni Joem, sa taas ng bundok, pero ang saya. Okay, diba? Oo. Tsaka parang, ang dami kong gusto ibigay. Tama. Madami, tama yun, madaming bibigay. Takot ka bang malaos? Hindi ka ever malalaos. Hindi. Kasi, ano eh, from the start, bata pa ako, alam ko na yan eh. Sinabi na nila sa, kumbaga, di ba, isang maliit na bata, pero ang laki ng tenga, Dumbo ears. Di ba? Lahat ng chismis na sasagap ko, lahat ng chika, at lahat din ng pangaral. Di ba? Sabi nga nila, lahat ng bagay may katapusan. Ano bang pinaka-ungrateful na business? Show business. Di ba? Kaya dapat laging handa, lagi kang Girl Scout. Dapat Girl Scout ka. Laging handa, 'di ba? Kasi hindi po pwedeng hindi ka maging handa dahil hindi mo alam kung ano rin, parang buhay din 'to na kung ano ang maaaring mangyari. Maaring mangyari na ayan, sumikat ka. O di maraming salamat. E paano kung hindi? Ay di maraming salamat pa rin dapat ganun. Ngayon, kung sumikat ka, oh, tapos na yung time mo, bigay mo naman sa iba. Tama! Kasi ganun talaga yun eh. Oh, natapos na yung term mo o oh, yung time mo, share it naman with others. Sabi nga ng bagyo, este ng ano. Oh, yun nga. Yung pintuan eh. Yung pintuan, lakas ng hangin eh. Guestin mo natin ang pintuan. Ngayon naman, ang tanong ko, kumusta naman kayo ng tatay mo? Actually, okay naman kami. I think it's the age. The age of Aquarius. Ganon? Yes, the age of Aquarius. Yes, I think masaya yung relationship namin ngayon kasi mas less yung expectations namin sa isa't isa. I think talagang ako ini-enjoy ko na pag may time kami together. No. Talagang tatay ko siya, lolo siya ni Gido. Alam mo 'yun? Talagang lolo, no? Oo, lolo. Lolo na siya. Wow, pag nakakita ka ng helicopter to si Gido, sasabi niya, "Wow, wow." Wow, alam niya. Alam niya. No, pero okay yung relationship namin ngayon kasi it's really, you know, family time pag magkasama kami. Yung, okay din. Family time. As in, oh, Lola, wag kang... Lola, halik ka dito. Lola kami. Balik. Halik ka na, balik. Halik ka na, dali. Balik. Wala kang lapel balik, dyan. Dali, wala kang lapel dyan. Dito ka kay mama. Ayan, ang bait-bait talaga ng baby. O, oh, ayan, magpapakamot na lang siya. O, oh, ayan. Oh. Ikaw naman. Well, ito medyo serious to, ha? Hindi ba tayo serious? Parang hindi naman. Noong nawala si mami, anong unang pumasok sa isip mo or sa pakiramdam mo? Wala na, patay na ako. Parang ganon. Parang gumuho na ang langit at lupa sa akin. Kasi si mami nakakampi ko eh. Siya lang lalagay yung rock ko.
kumbaga, siya lang. Kaya, nung mamatay si Mami, parang talagang wala. Yung, parang wala ako dito. Ano mo yun? Parang, hindi ko alam kung dapat pa bang mabuhay, dapat na bang mamatay, dapat na bang umuwi, ano ba ang dapat, kasi hindi ko na alam kung ano. Yun yung time na yun. Ganun lang frame of mind ko noon. Pero syempre, hanggang sa natutunan ko na rin na tanggapin, pero yung pain, nandoon yun eh. Hindi mo na maalis, kaya you just have to live with it. Kasi hindi na mababago yun, hindi naman mahihil yun. Yung ganon, mahihil, pero nandun yun eh. Parang makakasanayan mo na lang. Ganon. Ang hirap kasi, lalo na kung alam mo na yung mom mo, na best friend mo, na lahat ng ginagawa ko, alam ni Mami kasi. Yeah. Wala akong lihim kay Mami eh. Lahat, alam niya. Kaya hindi ko alam kung paano ko pa ba itutuloy itong life na to. Eh, wala ka na. Parang ganun. Kaya ako naman ginawa lahat to para sa'yo. Tapos wala ka na. Ano pang purpose ko? Parang ganun. Ganun kabongga si Linda Carter sa buhay ko. Totoo, ang aming Wonder Woman. She's our Wonder Woman. Ano? Okay. Ano? If may regrets ka in life, ano yun? Lagi kong iniisip yan. Pero, wala. Wala. Kasi pag iniisip ko, i-regret ko yung bagay na nangyari. I don't think ako tong person na tong. Correct. So, I think lahat ng pinagdaanan ko na mahirap, madali, lahat yun, kinailangan ko to become this person. So, meron ka mga lubak, maraming uh-huh. lubak. Pero I think kailangan kong pasalamatan lahat yun because of the person that I became. Diba? True. Kasi kung magre-regret ka, parang hahabulin at hahabulin mo lagi yung pangyayari sa buhay mo. And nakaka-down yun. And hindi maganda yun to move forward. And uh-huh. I think meron kang sense of contentment dahil wala kang regrets. Lahat yon may ibig sabihin. Lahat ng nangyaring yon na-turn mo into something good, something bad, but it's a part of my journey, kaya no regrets. Mm. No regrets. Pero kung mag-i-edit ako. Talaga? Oo. Eh di, anong biggest mistake mo in life? Ako? Yung gusto mo i-edit. edited na eh. I-edit ko nga yun eh. Kaya nga sabi ko sa'yo eh, kung may editing lang, pwede ko i-edit. Marami ako i-edit din. So, ano yung biggest mistake mo in life? Hindi ko nga pwedeng sabihin. Oo, huwag na. Diba? Hindi pwedeng sabihin. Hindi pwedeng sabihin. Kasi ano yun eh, yun yung mga pang-atin. Mm-mm. Diba? Kung mabibigyan ka ng chance, anong ultimate dream role mo? Oh my God, yung pang-Oscars. Oo. Diyos ko, no? Laki na ng platform natin ngayon, pwede na tayo pumunta ng Oscars. Dati yung bata ako, gusto ko yung mga assassin, yung talagang uh-oh. Parang Le Femme Nikita. Uh-huh. Pero, I think isa sa mga dream roles ko ay makasama ka. Oh, sa pelikula. Alam mo kung bakit? Pwede, di ba? Bata pa ako yung last ko siyang nakasama, guys. Tapos ko, maliit na bata. Hindi naman. Hindi naman. I mean, hindi naman. Mga, kayo naman yung Mary the Potter. Mary the Potter. Siyempre, di ba? Just gusto ko na mabigat na pyesa na it's either magkapatid tayo or, you know, like something na pang-Oscars. Ulitin ko yung pang-Oscars. Bakit hindi? Gusto ko, I mean, it's not bad to dream. And also, I miss. Ano na akong person ngayon? Ano ka ng person ngayon? Tayong dalawa meron tayo. Meron kami special bond ni tita. Bako naman. Sige nga. Anong nagpapagaan ng loob mo ngayon? Sa everyday life, sa, you know. Eto. Eh, ikaw naman pala yun. At si Bella. Oo, yung mga dogs na yun. Kasi sila lang yung ano eh. Walang questions asked, di ba? Laging yes, at saka pag masama yung loob ko, nararamdaman nila. Totoo. So, nandito, pumatabihan sa akin, alam niya. Saka pag kinakausap ko siya, parang nakakaintindi.
Nakaganyan. Companion talaga yung Dolce. Unconditional love ang binibigay nito sa akin. Oh, walang sinasabi. Ikaw ang paling superstar sa buhay ni Tita eh. Oo. Ngayon, anong isang bagay o nangyari sa iyo na nasabi mong masaya ka ngayon sa buhay mo? Oh my God! I think, bukod sa amin ni Joy, sa family life, I think nung umalis ako for London. Oo, alam ko yan. Kasi I think, isa rin siya sa naging gateway para mahalin ko yung home. Uh-huh. Diba? Kasi lumabas ka, umalis ka, and then nakapag-aral ako. Yung pangarap ko yun eh. Bata ko lang ako pangarap ng college, pangarap ko magkaroon ng PhD agad. Hindi. Pero pangarap ko siya. So, I think isa siya sa mga milestones sa buhay ko. And at the same time, isa siya sa biggest factor kung bakit ko na-realize na mahal ko yung work ko ngayon, yung trabaho ko. Kasi lumabas ka eh. Nakalabas ako eh. Nabigyan ako ng opportunity to experience a completely different life kung ano yung meron tayo. Because, hello, hindi kami normal people. Mm-mm. Aminin na natin yan. Mm-mm. Bata pa lang ako, nasa set na ako. Mm-mm. Diba? I mean, nasa tsampa lang ako ng nanay ko. Nasa set na ako ng correct. Janet Marshall, lahat yan. So, to be able to experience na you are nobody and somebody at the same time. In a place where you can be scared again. Uh-uh. Diba? Ay, ang laki siyang, parang pinaka, isa sa mga pinaka-importanting part ng buhay ko kung bakit ako masaya ngayon. Kasi na-achieve ko siya. Diba? Kinaya mo yun. Oo, tsaka hello, sir, maglakad din yung lamin. Fashion. Masaya ka ba ngayon? Masaya lang. Hindi pa yung masayang-masayang-masaya. Kasi dapat tatlo yun eh. Okay. Masayang-masayang-masaya. Ganyan. So, sa buhay. Diba? Masaya ako ngayon. Bakit? Bakit hindi? Tama! Bakit? Bakit hindi? Tama! Bilis, no? Alam mo, ah. Tawad-tawad kayo dyan, ha? Sa mga kaibigan, dun po nagwawakas ang ating tanungan portion. At syempre, maraming salamat kay Meme dahil isang tawag lang, nandito na siya kagad. Umuon na siya kagad, walang kahirap-hirap. Anything for you. Oh, di ba? And for Frogra. Thank you so very, very much. Thank you also, guys. Thank you, Tita, for having me. I really enjoyed, questions. Syempre naman, questions and answers. A nudge-nudge to the universe for our film. Yes, diba? Yes. Dadating yan. Dadating yan dahil sinabi na namin out loud. So yung mga sudyahan na sumulat ng pelikula para sa amin, ready kami magbasa, guys. Pero thank you, Official Marcel Chanar Channel, for having me. Thank you. Thank you din, Meme. And also, please follow me sa YouTube also. Subscribe. Correct. To my channel, Meryl Soriano, andun ang Dear Mama Meme at The Curious. Yes, at mag-guest din ako doon. Abangan nyo. Next chapter in life. Ayan na, nakasulat na sa baba. Alam nyo na ang gagawin ninyo. Don't forget. Yeah, subscribe, no? At maraming salamaste sa inyong lahat. Bye!